Ano yung mga dapat mong aralin bago ka pumasok dito sa crypto trading? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. By the way, ako nga pala si Estudyante Trader, isa tayong finance content creator, business owner, and definitely global trader and investor as well. So gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, and economics for us to be knowledgeable of Filipinos about it. Okay? So kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, at syempre mag-follow ka na dito sa aking mga social media accounts para mas marami ka pang matutunan. Ayos ba? O, so pag-usapan na po natin itong tatlong bagay na kailangan mo munang matutunan at malaman bago ka talaga mag-actual na trading dito sa cryptocurrency market. Number one, ito po yung tinatawag ko na ins and outs of cryptocurrency market and cryptocurrency itself. Aralin po natin ang fundamentals muna ng cryptocurrency, ng blockchain, and the technology itself. Paano ba ito nagsimula? Paano gumagana ngayon? Kasi it will derive or it will actually derive the value itself hanggang ngayon. Ibig sabihin, paano ba sila gumagalaw? Paano ba yung mga factors and causes ng paggalaw ng mga cryptocurrencies and other financial markets? So that would help you to be able to understand the really real fundamentals of the cryptocurrency market. So napakaganda pong pag-aralan nito dahil paano ka nga magte-trade kung hindi mo alam kung bakit tumataas o bumababa sa simpleng dahilan o sa malalim na dahilan. So kailangan po pag-aralan natin yan. So that's number one. Number two po, ito po yung tinatawag ko na have a good plan and mindset. Dito po nagsisimula lahat yan. Pag inaral mo na yon, dapat dito na po mapasok sa iyo yung dapat hindi ka greedy, sineset up mo na yung magandang mindset mo kapag ka nagte-trade ka o bago ka pa man mag-trade, dapat nagkakaroon ka ng plano at systematic way of trading. Ibig sabihin, hindi ka nanguhula lang, hindi hulalisis lang yung ginagawa mo, kundi alam mo talaga kung bakit ka nagte-trade, alam mo kung bakit mo yan bibilin, alam mo dapat kung bakit mo rin yan ibebenta. Yun po yung tinatawag natin na sistema sa trading. Meaning, yun na yung ginagawa natin lagi, kaya mapapansin nyo yung mga matatagal ng traders, yung mga iba doon, successful na. Bakit? Dahil consistent na sila. Consistent na sila dahil meron silang sistema na ina-apply sa kanilang pag-trade. So, yun po yun. That's number two. And number three, ito po yung tinatawag natin na have create portfolio management strategy and risk management strategy. So, yan pong tatlong sinabi ko. Actually, napaka-broad pa nga yan. Pero, dapat po ito yung mga isalang-alang natin bago tayo pumasok dito. So, dapat magkaroon ka ng management and style na ikaw lang yung nakakaalam nun, o kaya naman unique yun para sa'yo dahil hindi naman lahat ng traders and investors as in magkakapareho ng goals yan or ng attitude as well. So kaya kailangan ikaw yung magbuo nun sa sarili mo, no? Siguro kumuha ka ng strategies dito, kumuha ka ng strategies dito, saka mo i-apply sa sarili mo kung ano yung bagay sa'yo doon at syempre kung ano yung babagay sa goals mo at sa sistema mo. So at the end of the day, ikaw pa rin yung magte-trade yan. Pag nalugi ka, kasalanan mo. Pag kumita ka, kasalanan mo rin. So nasa sa'yo po yan, no? It is truly be accountable sa ating mga ginagawa, no? Kaya naman, yun yung mga tips natin and advices na tatlong ito, napakahalaga na itong aralin bago ka mag-actual trading. O kung nakapag-actual trading ka na, tas puro lugi, baguhin yung maling ginagawa, i-improve, itama, tatama na rin yung resulta niyan for sure. Ayos? So yun lamang po mga ka-traders, this is the Estudyante Trader, a financial service firm. So definitely, gagawa pa tayo ng maraming contents about crypto trading and finance and investing. So yun, like, comment, share, and subscribe. See you on our next vlog. Bye-bye!